isang manager itong si Marie sa isang malaking kumpanya na kung saan ay siya ang inaasahan ng kanilang CEO sa mga gawain nito. Kung kaya't ginawang magsipag nitong si Marie para mapakita sa kanyang boss na karapat dapat siya sa trabaho. Dahil doon ay ginawa nitong si Marie na palaging maaga pa kung pumasok sa kanyang trabaho. Ngunit isang araw, dahil sa hindi lang naman pala siya ang maaga pa sa araw na yon, kung kaya't nagsiksika na mga ito sa elevator. Habang nasa elevator ang mga ito, ay di inaasahang masundot ng dalang briefcase ng isang estranghirong lalaki ang puwet nitong si Marie. Dahil doon ay nainis itong si Marie sa lalaking yon at kanya itong pinagsabihan ng di maganda. Tahimik naman ang lalaking yon sa sinabi sa kanya nitong si Marie at humingi ng tawad sa nangyari. Patawad po ma'am sa nangyari, hindi ko po talaga sinasadya iyon. Di ko po alam na masusundot na pala kita ng briefcase ko. Sa ulitin po, sorry talaga, sambit ng lalaki. Matapos nga ng komportasyon, ay agad namang lumakad na palabas itong si Marie nang bumukas na ang elevator sa palapag ng opisina nito at dali-daling pumunta sa kanyang opisina. Habang naglalakad, ay pabulong itong nagsalita. Ang ganda-ganda ng umaga ko, sisirain lang ng lalaking yon, nakakainis ang bastos. Pag makita ko pa talaga siya ay makakatikim na siya sa akin, pabulong na saad nitong si Marie. Pagkarating nitong si Marie sa kanilang opisina, ay dumagdag pa sa problema nito nang salubungin siya ng kanyang mga empleyado at sinabihang nasira ang kanilang computer dahil sa virus. Sa puntong yon, ay napakamot ng kanyang ulo itong si Marie. Habang sinusubukang ayusin nitong si Marie ang computer, ay bigla namang dumating itong lalaking inakala niyang nang bastos sa kanya sa loob ng elevator. Ikaw ba ang pinadalang teknisyan ng kumpanya? Galit na sambit nitong si Marie. Sa sinabi nitong si Marie, ay napakunot ng kanyang noo itong lalaki. Ano pa bang tinutunganga mo dyan? Halika na dito at ayusin mo na itong sira naming computer, dagdag pang sambit nitong si Marie. Sa sinabi nga nitong si Marie, ay agad nang sumunod yung lalaking yon sa kanya at ginawa nga nitong ayusin yung kanilang computer. Pag natapos mo yung ayusin, yung computer namin ay umalis ka na dito ha. Nainis na akong makita yung pagmumukha mo. Nasisira ang araw ko sa iyo. Patuloy pang sambit nitong si Marie. Sa mga sinabi nga nitong si Marie, ay napatitig lang sa kanya itong lalaki at hindi na nagsalita pa. At ginawa nga nitong lalaki ang sinabi sa kanya nitong si Marie. Na umalis na doon pagkatapos niyang maayos yung kanilang computer. Sa paglalakad nga ng lalaki palabas, ay pabulong itong nagsalita. Grabe naman yung babaeng yun. Napakasama naman ang ugali. Tingnan lang natin kung hanggang saan yung tapang mo mamaya. Pabulong na sambit naman ng lalaking yon. Hanggang sa lumipas ang 2 oras, pinatawag itong si Marie para dumalo ng meeting. Dali-dali namang naglakad itong si Marie papunta ng meeting area. Dala-dala ang mga reports nito para kahit pa paano ay makasagot siya pag meron ang nagtanong sa kanya. Ngunit nang buksan nitong si Marie ang pintuan ng meeting hall, ay laking gulat niya nang masilayan niya yung lalaking kanyang minaliit na nakatayo sa harap at pinapalakpakan ng mga tao doon. Dahil sa nakaupo itong si Marie sa tabi ng kanilang CEO, ay nagawa niyang magtanong dito. Sir, pwede po bang magtanong? Sambit ni Marie. Oh, oo naman. Ano yun? Tugon ng kanilang CEO. Sino po ba yung lalaking yan sir na nasa harap? Sambit pa nitong si Marie. Ah, siya ba? Siya yung sinasabi ko sa iyo noon na magiging CEO nyo dito. Siya ang anak kong si Randy. Ang anak kong hahalili sa akin pag bumaba na ako sa posisyon ng pagka-CEO. Mabait siyang anak ko at tiyak na magkakaintindihan kayo niyan. Sa sinabi nga ng boss nitong si Marie, ay natahimik ito at hindi na nakapagsalita. Sa pangyayari ngang yon, at sa nalaman nitong si Marie, ay hindi ito makatitig ng diretsahan dito kay Randy dahil sa hiya sa kanyang ginawa sa kanya. Napangiti lang itong si Randy dito kay Marie nang magkasalubong na ang kanilang mga mata. Matapos nga ng kanilang meeting, ay agad na pinuntahan nitong si Marie itong si Randy sa kanyang opisina para humingi ng tawad. Oh, naparito ka Marie. Tama? Mambungad na sambit nitong si Randy.
Pumarito ka ba para awayin ulit ako? Dagdag pa nitong si Randy. Hindi po sir. Pumarito po ako sir dahil gusto ko pong humingi ng dispensa sa ginawa ko sa iyo kanina. Simula sa elevator hanggang opisina sir. Sana ay mapatawad mo po ako sir. Patawad po. Di ko po sinasadya ang nagawa ko sa inyo kanina. Mahina ang sambit nitong si Marie. Sa totoo niyan, hindi naman talaga ako galit sa iyo Marie. Pero ang mapapayo ko lang sa iyo ay dapat kung nasa taas ka ay ikaw dapat ang una-unang magpakita ng magandang imahe sa kapwa mo empleyado. Huwag mong ipamukha sa iba na porket mataas ang posisyon mo ay may karapatan ka ng pagsalitaan ng masasakit na mga bagay ang isang tao at hamakin sila. Sabihin na nating pangalawang pagkakataon mo na to Marie, kaya't iwakli mo na ang di magandang gawi na meron ka. At huwag mong sayangin ang binigay ko sa iyong pagkakataon, sambit nitong si Randy. Okay po sir, makaasa po kayo sir. Maraming salamat po talaga sir ha, huling sambit nitong si Marie bago ito lumabas ng opisina. Ginawa nga nitong si Marie na magbago at iniba na nito ang kanyang pakikitungo sa mga empleyado. At nangyari ngang sa tulong nitong si Marie kay Randy ay naging magaan ang trabaho nitong si Randy bilang bagong CEO ng kumpanya. At nagtulungan ng dalawa na mapalago pa ang kumpanyang pinamana kay Randy ng ama nito. Mga ka-explorers, huwag nating ibase sa palabas na anyo ng tao ang paggalang natin dito. Dahil kung minsan, dyan tayo nagkakamali o naluloko.